Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumusta kayo mga friendship? Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video, ng aking live, at sa mga nakapag-follow na naman, tutulan na inisalin sa Basa Umranaw, and also sa mga nakapag-subscribe na sa Ajmal Batingalo channel. Maraming salamat po and syukran jazilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pinakamalaking biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isim na tulog tayo kagabi, tas nagising tayo na okay tayo. Kasi may oras pa tayo para humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at para gumawa pa ng mga kabutihan sa abot ng ating makakaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. For today's video is mag-share na naman po ako sa inyo ng kunting kaalaman or kaalaman about sa paano magbasa ng Quran with Tajwid or paano magbasa ng Arabic. So, naturo ko na sa inyo ang mga vowels in Arabic, ang long vowels ng Arabic, ang shadda, ang tanwin, at nagbigay na rin tayo ng mga example. Kasi para maintindihan nyo talaga. So, sa mga hindi pa nakapanood ng mga video na yan, kasi gusto nilang panoorin, kasi gusto nilang matuto magbasa ng Quran, or gusto nilang matuto magbasa ng Arabic, hanapin mo lang sa video na yan. Okay. So, ngayon, ang isishare ko naman sa inyo, ang mad. Ano ang ibig sabihin ng mad? Ang ibig sabihin ng mad, yun yung pag igirap mo tiya ka sa Quran na supakatas nun sulagam ka kasi kanyan na mad. Or pag nagbabasa ka ng Quran, yun yung pahabain mo yung boses mo dun. Okay. Ang mga klase ng mad is mayroon silang or ang mga litra ng mad ay tatlo. Yan yung naturo ko na sa inyo. Yung sinasabi ko na long vowels ng Arabic, yun yung wow, yun yung ya, and then yung alif. Diba? Naturo ko na sa inyo. Okay. Okay. Ano ang klase ng mad? Ang klase ng mad ay syam. Okay? So, hindi ko i-discuss sa inyo ang syam na yan. Sa last, pinaka-last video natin, doon natin siya i-discuss. Okay. Ang klase ng mad is syam. Pero yung syam na yan, hinati sila sa dalawa na tinatawag na mad asli at mad far'i. Diba? So, yun yung kilala natin. Yun yung kilala na nakakarami. Yun yung mad asli at yung mad far'i. Okay. So, yun ang i-discuss ko sa inyo ngayon. Yung mad asli at yung mad far'i. Yung mga klase ng mad na syam, tapos yung mad asli, mayroon pa yung mga apat na klase. Diba? Kung saan ba pwedeng magmad ng 2 haraka, saan pwedeng magmad ng 4 haraka. Yung mad far'i naman, ang tagal ng mad sa mad far'i is yung 5 haraka o 6 haraka. So, mamaya klase din yan. Pero ituturo ko sa inyo yan sa pinaka-last video natin, di ba? So, sa video na to, ang ituturo ko lang sa inyo is yung mad asli at yung mad far'i. Yung mad asli, kilala natin yan na ang mad sa mad asli, yun yung 2 haraka or 4 haraka. Diba? So, ano ba ibig sabihin ng haraka? Ang ibig sabihin ng haraka, hindi siya 2 minutes or 2 seconds. Ang ibig sabihin haraka, yun yung parang 2 litra. Yung parang, halimbawa yung ba, tapos isang ba. Yung naituro ko sa inyo na parang fatha plus fatha equals mad alif na kasama siya sa mad asli. Diba? So, ba, yun yung 2 haraka. Ba, isang ba, din naging 2 ba, so ba, 2 haraka ang tawag dyan. Pag 3 haraka naman, ba, yun yung tagal. Pag 4 haraka naman, 4 na ba, 4 na fatha na ba. So, ba, diba? So, ano mo lang, halimbawa, 4 na haraka, so, ba, yun, diba? Ano mo lang, or 2 haraka, pag ba, diba? Ganun, okay. Ang mad far'i naman, may 5 haraka na mad dyan, or may 6 na mad sa mad far'i. So, paano natin malalaman kung itong mad na to is mad far'i na 5 haraka or 6 haraka? Kasi may mga palatandaan yan. Diba? Paano natin malalaman yun kung ito ang mad na to is mad far'i na 5 haraka or 6 haraka? Kasi usually, pag mad far'i, 5 haraka lang yan at 6 haraka. So, may mga palatandaan din yan ng mga litra. Pero hindi ko isishare sa inyo ngayon
gaya ng sinabi ko, ituturo ko sa inyo yan sa pinaka-last video natin sa paano magbasa ng Quran with Tajweed, diba? So, pa sa next video natin, ituturo ko na sa inyo yung mga litra ng idgham. Tatapusin muna natin yung mga idgham, mga ikhfa, mga idhar, mga iklab, mga idgham syafawi, ikhfa syafawi. Tatapusin na natin yan bago ko ituro sa inyo yung mga klase ng mad. Kasi mahirap kasi at mahirap intindihin, diba? Ganun pala, kaya pala kailangan limang haraka o apat na haraka ang mad nito kasi ganito pala siya, 'di ba? So mahirap yung sa mad fry. Sa mad asli naman, alam na natin yung mad asli na yun yung 2 haraka, 3 haraka or 4 haraka. Hanggang 4 haraka lang ang mad sa mad asli. So alam na natin ang palatanda na mad asli kasi yung wow, naturo ko sa inyo na tatlong long vowels ng Arabic, yung wow, yung alif, yung mad alif, mad ya at mad waw, di ba? So may mga palatandaan din yan na paano nagiging 2 haraka or 4 na haraka. So ganun din sa mad farai, may mga palatandaan yan kung anong ang gagamitin ko dito na mad na 4-5 haraka o 6 na haraka, di ba? So okay mga friendships, alhamdulillah kasi papasukin na natin ang sinasabi nilang Tajweed, di ba? So ano ba ang ibig sabihin ng Tajweed, di ba? Kasi baka yung iba sinasabi nila, ano ba yung ibig sabihin ng baka yung iba hindi pa nila alam kung ano ba talaga ibig sabihin ng Tajweed. Okay. Ang ibig sabihin ng Tajweed sa aking pagkakaintindi, 'di ba? Yung sa mga sa pagkakaintindi ko lang, ibig sabihin ng Tajweed is yung kung paano mo basahin ng maayos ang Quran, paano mo bigkasin ng maayos ang mga litra, paano mo ibibigay doon sa mga words o doon sa mga mad, yung karapatan nilang mad, kung ano yung nararapat sa kanila ng mad, di ba? Paano mo ibibigay sa kanila yung, halimbawa pag nagbasa ka ng Quran, kailangan iyan ay idgham bigun na, di ba? Or ito ay idgham bilagun na, or ito ay ikhfa syafawi, di ba? Or ito ay idgham syafawi. So, yun, kasama yan sa sinasabing Tajweed na kailangan talaga, pag nagbabasa ng Quran, alam mo kung paano mo ibibigay doon sa, sa idgham bigun na, yung ano bang idgham bigun na, di ba? Or ano ba ang idgham bilagun na? Or ano ba yung idhar? Or ano ba yung ikhfa syafawi? Yan. Tapos yung mahalaga, yung paano bigkasin ng maayos ang litra, di ba? Isa yun sa pinaka-importante sa Tajweed, yung paano mo bigkasin ng maayos yung litra, paano mo basahin ng maayos yung Quran, kasi alam mo kasi ang sinabi is warattilil Qur'ana tartila, di ba? Warattilil Qur'ana tartila, yung basahin mo yung Quran sa basahin mo yung Quran sa maayos na wallahu alam ha, kung ito yung ibig sabihin na yung bati ang kaso Quran sa mapya kabatya, di ba? So yun, kailangan alam natin yan eh. Kailangan tapos yung mga mad, alam natin kung ito ba ay 2 haraka, ito ba ay 4 na haraka, ito ba ay 6 na haraka, o ito ba ay 5 haraka. Kasi may mga mad, gaya na sinabi,